Good morning mga ka-J-Hoppers. Iba naman ang ating gagawin ngayon dahil break muna tayo. Hindi tayo pwede mag sound check sa ating ginagawang speaker. So, ibang activity muna ang ating gagawin ngayon. Kasama ko ngayon gumagawa itong si Clay, ng aking alaga. Pag may nahulog kasi akong mga gamit, siya yung taga-dampot at iaabot niya sa akin. Kaya kasama ko yan habang gumagawa ko. Magre-resistance check tayo dahil itong component na ito, bahagi ito ng isang amplifier. Magandang klaseng amplifier, hindi siya branded. Actually, hindi ko nga sa kilala eh. Pero maganda dahil kapag kagaya nito, ito yung pinaka-power amplifier na niya, pinaka-power circuit. Yan, nandito yung kanyang mga power transistors. Yan. So, pu-pull out mo lang siya sa kanyang board, madali lang. Tapos, pwede mo na siyang ma-diagnose separately. So, ito muna ang ating gagawin ngayon. At para hindi naman masayang ating oras, wala tayong ideal time. So, samahan niyo ako mga ka-J-Hoppers, magtutusok-tusok tayo ng mga piyesa dito. So, dito, sa ganitong board na ito, may nakita na ako na sunog. Ito, mukhang may tama na ito isang resistor. Or baka discolored lang yung kanya. Pero ito talaga sunog. Yan. Usually, pagka nag-check tayo, visual assessment, kumbaga, sa mga piyesa. Physical check. So, kagaya nito, may sunog. At tingnan natin kung may mga maluwag pa na piyesa. Ayan. Mga maluwag. Ayan. Madalas kasi pagka sa katagalan din ginagamit ang mga electronic equipment, nagkakaroon sila ng cold shoulder, natatanggal yung kanilang solder sa board. Kaya dyan minsan nasisira. Kasi wear and tear din kasi yung mga electronic equipment. Yan. So, ito, in this case, mayroong isang parang hindi na nakakapit na, ano? Hindi nakakapit. O, tanggal ang solder nyo. Yan. Sa katagalan din, usa silang natatanggal yung mga piyesa. Kaya, kailangan iniisa-isa talaga silang chicken. So dito tayo muna mag-check sa kanyang kasi like in this case tanggal ito bloated. So both channels ay may problema. Nagiging bloated yung kanilang capacitor. So maraming dahilan para mag-bloated ito. Baka somewhere dito sa circuits na to ay mayroong shorted. Pero nakapagtaka dahil bakit sabay ang dalawang channels na shorted. Minsan isang channel lang ang bumibigay. In this case kasi yun, so dalawang ano talaga ang channels ang tinamaan. Muna natin. Maganda pagka nagre-repair, iba-ibang klase ang tester na gagamitin. Halimbawa, kung mag-check lang tayo ng kung shorted lang ang ating gustong malaman, yung hindi natin kailangan ng accurate na value, itong ginagamit kong ano eh. Ito yung ginagamit ko na analog. Ito yung pinaka mga kauna-unahang maginagamit dati, mga analog multi-tester VOM. Yan. So mas madali siya kasi kung shorted papalo, pagka open naman di siya papalo, ganun lang. Pero kung gusto nating makuha ang accurate na reading, kasi mahirap pagbasa dito sa analog ng accurate na reading. So maganda mayroon tayong digital multi-tester na gagamitin.
So ngayon, mag-check tayo ng kanyang power transistors na dito sa likod. Yan. So, titingnan natin kung may mga symptoms ng shorted. Pero pag may dito ka pa lang kasi sa board, malalaman na natin kung shorted eh. Pero mako-confirm natin 'yan kailan tanggalin talaga natin siya sa board. So at least dito, magkakaroon tayo ng idea kung ano ang una nating tatanggalin. Yan. So sa kaso ito, ito pa lang itong transistor pa lang na to, ano pang number nito? A1695. Nakakabisa sa board. Pero lahat ng paa niya pag tututukan natin ng tester, reverse bias niya at saka yung forward bias niya parang pumapalo. Ibig sabihin, talagang mayroon siyang symptoms na shorted itong transistor na A1695. Pero babalidate pa natin yan, tatanggalin natin dapat siya sa board. Dahil dito pa lang sa board siya, malalaman na natin dapat ang kanyang characteristics, yung palo. Yan. Kasi tatlo yung paan niyan, ang transistor, yung base, emitter, at saka yung collector. Yan. So kapag ka NPN at PNP, hindi dapat 'yan para yung pag ni-reverse bias mo. Pag naka-forward bias, papalo. Kapag naka-reverse bias, hindi siya dapat papalo. Pero in this case, both lahat ng legs, 'yan oh, lahat ng pins niya mapapalo. So ngayon pa lang suspect sa kunan, ito shorted. Kaya ito nasusurog eh. Bagaman usually ang tinatamaan una dyan itong mga drivers niya, yan. Amplifier driver niya, mga transistor din yan. Ito ang pag pinasukan natin dito na signal galing doon sa input board, i-amplify niya ngayon itong circuits, itong maliliit na transistor, tapos i-amplify nito na driver. Tapos ipapasa niya dito sa pinaka power output transistor niya. Ito yung nabibigyan ng lakas ng para i-drive ang speaker. Yan, papunta na yun sa speaker. So yun naman ang functions niya. So dito pa lang sa power output, ano na siya? Mukhang shorted talaga siya. Dito naman. So ito naka-forward, naka-reverse bias, hindi pumalo. Yan. Ito naka-reverse bias ako. Ay, pumapalo din ah. Naku. Lahat pumapalo. Itong amplifier na to, ano lang to, mga nasa mababa lang ang ano na ito, yung power rating, kasi gumagamit lang siya ng apat lang na transistor. Mas mahina ito kaysa doon sa ginawa ko na concert na 502, pero ang kagandahan nito 5.1 siya. Pwede siyang kabitan ng 7 speakers, home theater. Kung nasa enclosed na room or small room gagamitin ito, tapos nanonood ka ng sine, napakaganda ng tulog nito. Para kang nanonood sa sinihan mismo. Dahil marami siyang variation ng ano, ng kanyang mute sounds. Pwedeng may hall, may rock, may wide, may phantom, dami. So talagang pag manonood ka lang sa loob ng bahay ng movie, ito ang magandang kabitan ng ano, ng TV natin. So dalawa na transistors ang na-check na sa tingin ko ay shorted. Ibig sabihin papalitan ko ito lahat.
matindi ang problema nito. Ito medyo leaky. Kasi meron ding tinatawag kasing defect ng isang pyesa, mayroong tinatawag na partial shorted at saka leak. Usually ginagamit ang leaky or leak dito sa mga capacitors. Minsan ginagamit din dito sa mga semiconductors, sa mga transistors, pero usually mga partially shorted ang ano niyan, ang term partially shorted. Or pinaka mas madaling ano, leaky. Ayan. Nako. So ibig sabihin sa initial na pag-isolate ko ng problema na itong transistor, tatlo yung shorted. Ito naman shorted yung dalawang paa, tapos ang isang paa niya ay open. So sa mga tuwing hindi talaga sa andar, kung ano ha, batay lang dito sa result ng pag-isolate natin. Pero sabi ko nga, kailangan tanggalin talaga natin sila sa board para individually ma-check natin. Yan. Bagaman, sa tingin ko talaga, medyo confirm na may problema. Kasi, tingnan nyo, nagpuputukan yung kanyang sunog resistor, nagbobloated yung mga kapasitor. So, pwede rin kasi dito sa mga maliliit na transistor ang sira. Dito sa driver, yan. Dito sa differential, yan. Sa differential niya. Yan. So mga ka-day hoppers, para hindi humaba yung ano, itutuloy ko yung pagda-diagnose nitong board, pero i-stop ko muna yung video dahil masyadong mahaba na. Thank you.